Magandang umaga muli sa bawat isa. Bokor tov, that is good morning in Hebrew. Shalom. Welcome to the message for today entitled Fellowship. Let us dig deeper to know it, its cause and effect, and our obligation. Fellowship. What is fellowship? Let us dig deeper to know its cause and effect and our obligation. The verses that we'll be reading are found in 1 John chapter 1, verse 1 to 8. 1 John chapter 1, verse 1 to 8. At ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Fellowship. Ano ba tong fellowship? Let us dig deeper to its cause and effect and of course our obligation. So while waiting for others to log in for the live message, FB live message, let us again make this opportunity to present to you the gospel of our salvation, because that is the center of our message, that is the center of the message of God to us, na ang magandang balita ng kaligtasan, Evangelio, good message, at ito po yung work and person of Jesus Christ, that Jesus Christ is a true God and true man, and at the same time, he has obedience, fulfilled all obedience required by God to him na maibigay sa atin. Ang premise po niyan, bakit po tinatawag natin yang good news? Because mayroon pong bad news that we are not reconciled with God. We are all sinners and fall short of the glory of God. At ang ating pong kalagayan ngayon ay hiwalay talaga sa God, because God is holy. God is holy. And we are all sinners. Kaya nga hindi tayo pwedeng lumapit sa God, because God is holy and only a righteous person can come to God. So pinadala niya ang kanyang bugtong anak, si Jesus Christ, to fulfill all our righteousness, kasi hindi nga satisfactory yung ating righteousness, whatever we will be doing or we will do. So yun po ang problem. We're not reconciled with God because of our sin. Kailangan nang magkaroon ng reconciliation, kaya nga pinadala si Jesus Christ as substitute for us, na siya yung ating substitutionary atonement. Si Jesus Christ lamang ang nakapag-fulfill ng all the laws. Sabi na sa Matthew chapter 5 verse 7, I did not come to destroy the laws and the prophet, but I come to fulfill the laws, no? So, yung nagawa niya yan, ang kanyang righteousness are perfect, at at the same time, siya ang umako ng ating makasalanan. So, mapapunta lamang sa atin ang mga ginagawa ni Jesus Christ. If we believe on the Lord Jesus Christ, mag-trust talaga tayo sa Kanya, mag-obey tayo sa Kanya, at ang kanyang mga, holiness na naibigay sa atin, dapat mag-manifest sa ating buhay. We have to repent from our sins, and dapat mag-live tayo according to our nature, kasi if we believe on the Lord Jesus Christ, we are changed, no? Sabi nga, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. So that is the gospel. Ang gospel po ay the work and person of Jesus Christ. Kasi tayo po yung makasalanan, and the wages of sin is death. Mapapahiwalay talaga tayo, mapupunta tayo sa hell. So Jesus Christ ang ating pag-asa. So we have to believe on the Lord Jesus Christ in order to be saved. So umaga po ito ay ating pong pag-uusapan ang fellowship. Kasi that is a big buzzword yan. At titingnan natin ang deeper meaning ng fellowship, so that we can really manifest it in our church and in our life, no? So yun po ang ating pag-usapan. In-entitled ko itong fellowship question mark, kasi we have to define what is really fellowship. Fellowship, let us dig deeper for its cause and effect, and of course our obligation. Yun po ang ating pag-usapan sa umagang ito. So buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa 1 John 1 to 8. Okay. G.
So ngayon po ay meron po tayong dalawang ginamit dito na computer, one for the MFCC kasi titingnan natin yung effect ng ating parang feed lives kasi minsan nag buffer, hindi masyado maganda. So we'll test it. Okay, let us begin. Let us begin mga kapatid. Magandang umaga muli sa bawat isa. Boker Tov. That is a good morning in Hebrew. Welcome to the message for today entitled Fellowship. Let us dig deeper to know its cause and effect and of course our obligation. The verses are found in 1 John chapter 1 verse 1 to 8. 1 John 1 to 8. Babasahin ko po ito sa akin in ang aking pong version ay New King James Version. Sa bago po ay baka malito kayo na mayroon po iba't ibang version ang Bible. Magkakaiba lang yung wordings nila but pareho lang po yung meaning niya. So ang aking pong version ngayon ay New King James Version. Babasahin ko po. 1 John chapter 1, 1 to 8. That which from the beginning which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and our hands have handled, concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen and bear witness and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us, that which we have seen and heard, and we declare to you that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things we write to you, that your joy may be full. Verse 5, this is the message which we have heard from Him and declared to you, that God is light, and in Him no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Christ, His Son, cleanses us from all sin. Verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Let us pray. Lord, kami po ay muling nagpapasalamat sa pagkakataon na makarinig na yung masalita sa diretsong pagbabasa ng Biblia. At alam po namin, Lord, na yung masalita ay makapangyarihan ito at tatago sa aming mga puso't isipan upang maintindihan namin talaga ang iyong pag-ibig at ang aming kalagayan at ano ang ginawa mo sa aming mga buhay. Lord, i-bless mo po ako, Lord, sa aking pagpapahayag na yung masalita. Gamitin mo po ako, Lord. Bigyan mo ako ng wisdom na galing sa banal na Espiritu upang maipahayag ko po, Lord, ang mensahe sa umaga ito. Bless mo rin po kaming makikinig upang maintindihan namin ang mga espiritual na bagay at magamit namin sa aming pamumuhay. Salamat muli at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong binasa ay nakuha po natin sa the first epistle of John. It is not the Gospel of John. It is isa to sa mga nasa dulo ng Bible. Maliit lang ito na sulat. Mga epistles ito ni John at ating pong binasa ang first epistle ni John. Ang ating pong topic ngayon about fellowship. Kasi buzzword po yung fellowship ngayon. Lalo na sa panahon ng pandemic na hindi tayo nakakapagkaroon ng physical fellowship. At yan po ang sinasabi din po sa atin na magkaroon tayo ng physical fellowship, but we can only understand true fellowship if we really understand the deeper meaning of this. And this time, we'll tackle this one by searching deeper and gagamitin natin itong sinulat ni John sa atin upang maintindihan talaga natin ang fellowship na to. Ang fellowship bilang summary po or sa ating outline ay unang-una, dapat talaga tayong magkaroon ng fellowship with our God. That is the vertical fellowship. Yung nandito yung God, alam po natin,
transcendent yung God. One of the, ano, ay malayo, mataas sa atin, pero bumaba din siya. Kailangan natin nagkaroon ng fellowship with God of ourselves. No, that is the vertical concept of fellowship. And the other one is horizontal aspect of fellowship. Siyempre, if we have the vertical fellowship with God, dapat magkaroon din tayo ng horizontal fellowship with our brothers in Christ. At we'll try to make fellowship also with the other persons. But titingnan natin kung talaga makakapagkaroon ba tayo talaga ng fellowship without God the Father and the Jesus Christ and the Holy Spirit. So dito po, isa-isahin natin talaga kung ano pong ibig sabihin ito. So unang-una po, dapat maintindihan natin ang fellowship. If we will think if ano ba yung cause niya, ano ba yung dahilan, ano ba yung source niya, at anong effect sa ating mga buhay, of course, when we know the cause and effect of the true fellowship of our hearts of the Bible, magagamit na natin yan kasi we're all also commanded to do such things na magkaroon ng fellowship. So meron din tayong obligation at papakita natin yung mga ano ba yung magkakaroon talaga ng fellowship at ano yung mga limitation kung mayroon man. Pero ididig natin to. So ang una pong portion ay we should think fellowship, the cause of fellowship in from the eternity past. So sabi nga ni Walker na hindi raw maintindihan ng mga new generation yung eternity past, kaya gagamitin na natin yung gazillion years ago. Yun. Matagal na matagal. Gazillion is a big amount or big numbers. Gazillion years away. So, eternity past. Theologically speaking, that is eternity past. And the other side is eternity future. Kaya nga, ngayon ay dito tayo, no? Nandito tayo. So, si John po ay binago niya, sinabi niya, that which from the beginning, no? The beginning kasi sa ano, Bereshit, sa ano to, sa Hebrew, hindi lamang ito beginning ng creation, but beginning talaga, before pa the beginning of the creation, no? Which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. So, John is not only talking about na ito yung mga beginning of the, ano talaga, because ang concept po dito ay Jesus Christ is eternal talaga siya. Hindi siya nag-exist nung siya ay ipinanganak dito as other think or thought or teach na si Jesus Christ ay tao lamang. Ang ating binasa sa Biblia, Jesus Christ is God. Kaya nga, sabi nga natin, the gospel is about the person of Jesus Christ, that He is truly God and truly man. So Jesus Christ, hindi lamang siya nag-exist nung siya ay nagkatawang tao, He already existed eternity past pa talaga, co-equal with the God the Father and God Holy Spirit, no? So, sabi dito, that which from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and our hands and have handled concerning the word of life. So, titingnan natin doon sa Genesis 1, kasi sa Genesis 1, in the beginning was the Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Ibig sabihin, in the beginning, Bereshit, in the beginning, God made the heavens and the earth, no? So, makikita natin doon na talagang bago pa nilikha ang mundong ito ay nag-exist na ang God, no? Kasi in the beginning, God created the heavens and the earth, no? So, in the beginning pa lang, makikita na natin, and in John 1:1, sabi ng John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men, and the light was the light of men. And the light shines into darkness, and the darkness did not comprehend it. So, ibig sabihin dito, sabi ni, ano dito, concerning the word of life, no? He is referring
here to Jesus Christ. Kasi Jesus Christ is the Word of Life. Sabi nga, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. He was in the beginning with God. So, ang pinipresent ni ano dito na gusto niyang i-present yung fellowship, but kailangan niyang i-define muna yung sino ba yung source nito? Sino ba yung cause nito? Sabi niya, the life was manifested. Ang life ay nag-manifest, ibig sabihin kasi nag-manifest yung nakikita nila. Kasi minsan pag mga concept lamang, hindi pa ma-manifest yan. Kailangan manifest yan, makuha talaga natin. Kaya nga ang God ay para maintindihan niya talaga, para maintindihan ng tao ang God, kailangan magpadala siya ng parang word. Si God, si Jesus Christ yung word na yan. Kasi isa nga ang office ni Jesus Christ ay prophet. Kailangan niyang ikwento tungkol kung sino yung God. Kaya nga hindi natin maintindihan ang God if Jesus Christ did not come into this world. Hindi natin maintindihan yan kasi wala tayong concept lang lahat ito. Concept lang lahat ito, hindi natin mag-grasp ito, lalo na ang ating mga isip ay makasalanan. Hindi natin mag-grasp ang concept ng holiness, hindi natin makikita yung righteousness, hindi natin makikita yung just na mga attributes, hindi natin makikita yung grace, love and mercy, hindi natin makikita yan. At hindi rin makikita yan kung ano yung mga attributes kaya. Kaya nga, the light was manifested and we have seen, nakita nila, and bear witness na witness nila na kita, and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us. So, kita nila, i-declare daw nila yung eternal life which was with the Father and was manifested to us. So, with the Father, manifested with Jesus Christ. Kaya importante si Jesus Christ, the God that incarnated, na talagang mag-grasp natin yung ano yan before we can understand fellowship. No? Sabi na, that which we have seen and heard and we declare to you that you may have fellowship with us. So sabi ni Jana, gusto ko magkaroon kayo ng fellowship with us, no? And truly our fellowship, ito na yung meaning ng fellowship talaga. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So, ang tunay na fellowship talaga ay with His Father, no? Is with the God the Father and His Son, Jesus Christ. So, we cannot really understand ano yung fellowship if we have no knowledge about the Father. At we cannot have knowledge about the Father if we have no knowledge about His Son, Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ nga ang exact representation of God dito sa mundong ito. So, ano ba yung fellowship na ito? Unang-una, kailangan natin i-define yung fellowship ng Father and ng Son. Fellowship ng God and Father of Son. And in Psalms chapter 2, verse 7, sabi dito na kailangan ng magkaroon sila ng parang relational parang verse Psalms 2:7 at magkaroon sila ng relational bigatin. I will declare the decree the Lord had said to me, you are my son, today I have begotten you. So palagi nating in-emphasize to na this is not biologically begotten, no? Hindi ito biological na ipinanganak si Jesus Christ because Jesus Christ is co-eternal. Nag-exist talaga silang pareho ng God the Father and the Holy Spirit. So, this is about relational. So, kailangan natin maintindihan na mayroon ng relationship si God. Si God, the Father, and His Son, Jesus Christ, before the foundation of the world. Bago pa nila nilikha ang mundong ito, mayroon na silang relationship. Mayroon silang fellowship with each other. Makikita natin na mayroon silang relationship sa bawat isa. God the Father, Son, and the Holy Spirit. At tayo din, according to the Bible, kung mayroon din tayong fellowship, kaya nga lalaliman natin ang ating fellowship with the ano dito. Maraming magugulat dito, but let us read it
biblically, sabi nga, let us be biblical rather than conceptualize our ating concept. Sabi dito sa first sa Ephesians 1:4, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, no? So this is biblical na the Father and the Son has already fellowship, and we are also fellowship with him because he chose us before the foundation of the world that we should be holy and without blame. Sabi nga Charles Haddon Spurgeon, wala tayong magagawa dito because this is biblical, no? Wala tayong magagawa dito because this is biblical. This is biblical and kailangan nating basahin ito ng basahin na he chose us before the foundation of the world and we should be and glorified us. That is the design of God to us na kailangan nating maintindihan na God and Father has fellowship with each other. Mayroon na tayong fellowship din sa ating God before the foundation of the world. And we should be biblical in this, no? At kung mabasahin natin ang 1 Peter 1:2, sabi ng 1 Peter 1:2. 1 Peter 1:2. Sabi sa 1 Peter 1:2, elect, no? To the pilgrims of dispersion, to the pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So pinapakita dito yung tatlo na sinabi, foreknowledge of the God the Father in sanctification of the Spirit, meaning the Holy Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So na-anticipate na yan, na we will be sprinkled with the blood of Jesus Christ. No? Those who will believe on the Lord Jesus Christ, yun na yan. So, bakit ko binasa ito? Kasi marami pong hindi yan ang totoo. Pero wala tayong magagawa kasi this is biblical. That is the design of God to us na we should be holy So we will believe on the Lord Jesus Christ na talagang isasanctify niya tayo and i-glorify na tayo so that we can come back again to the fellowship na nagmanifest doon sa Eden. So ngayon, we have already discussed the eternity source of fellowship talaga na. Ang ating source talaga ay with Jesus Christ, pero itong fellowship na to kailangang i-manifest ito ng God sa mundong ito. Kaya ginawa si Adan at saka si Eva, pinatira sa the Garden of Eden. So, nakikita natin doon sa sa Genesis 1 na ginawa ng God ang tao at he said good, no? Sabi niya dito, then God saw everything that he was made. Then God, sa Genesis 1:31, then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. No? Very good. No? Kitub. So sabi na, nakita ng God na lahat ang kanyang ginawa ay perfect. Walang lahat ay mabuti. No? So that is our first fellowship with God, ang man. Ang fellowship niya, naglakad siya sa Garden of Eden in the cool breeze or hangin, maganda yung kanilang relationship doon. Yun yung parang original na fellowship na manifestation talaga. Manifestation, ibig sabihin ng pinapakita na doon sa, hindi lang sa concept, but doon sa Garden of Eden, pinakita yun na may fellowship yung God with man. Ang problema nito ay nasira yung fellowship. Nasira yung fellowship na yan because of the man of Eden. Kaya nga, ang pinaka-objective ni Jesus Christ dito ay ipinadala siya dito upang ma-restore yung fellowship na yan na nagsa-start in the eternity past
it was manifested in the Garden of Eden, but na nagkasala si Adam, and we should really believe in the Romans 5 na federalism yan, federalism ang tinuturo talaga ng God na si Adam ang ating representative, at kung nagkasala siya, ang kanyang nature ay ang ating ay namana natin. So dito ang trabaho ni John dito ay ini-introduce niya si Jesus Christ. Na si Jesus Christ ay from the eternity past, at i-declare ko sa inyo to, sabi niya. The light was manifested, no, si Jesus Christ ito, was manifested, and we have seen and bear witness and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us, that which we have seen and heard, and we declare to you that you also may have fellowship with us. The true fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. And these things we write to you that your joy may be full. Ang unang sinabi ni John dito na ano yung objective niya sa pagsulat nito, bakit niya ipapinapakita na ang true fellowship is with God the Father and His Son at Jesus Christ sa eternal, para daw ang ating joy, ang ating kasiyahan ay magiging complete or full, no? So yun ang kanyang objective dito. I hope na maintindihan natin na ang fellowship natin talaga ay nagsisimula talaga yan sa God. We cannot have a correct definition of fellowship kung hindi natin maintindihan kung sino si God at ano yung ginawa ng God. Kinreate tayo, hindi po myth ang creation. Talagang kinreate tayo ng God to manifest the fellowship that we have before the foundation of the world. Yun talaga ang ano doon. No? Ngayon, nagkaroon na ng fellowship si Adan at saka si Eva at saka si God doon sa garden, pero nasira yan. Ngayon, pinadala ngayon si Jesus Christ. No? At nakita ni John, nakita, kasi sabi nga ni doon sa John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, although we'll take some time na talagang, bakit palaging ini-emphasize si Jesus Christ? Bakit palaging ini-emphasize si Jesus Christ? Of course, ini-emphasize natin si Jesus Christ kasi wala tayong fellowship, wala tayong knowledge kung hindi natin palaging ini-emphasize si Jesus Christ. Sabi dito, and the Word, referring to Jesus Christ, na nakasulat doon sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? And the Word became flesh and dwelt among us. Si John ang nagsasalita dito na nakita talaga nila. We beheld, we saw His glory. Nakita nila ang glory. That is the, ang glory kasi is parang yun yung parang quantity ng pagka-holiness yan eh. Nakita nila na full of glory talaga yan si Jesus Christ. The glory as of the only begotten of the Father. So, ang glory nila ay talagang nakikita nila yung holiness talaga ng God. Na from the begotten of the Father, full of grace and truth. So, hindi natin pwedeng sabihin na si Jesus Christ ay tao lamang yan, although nagkatawang tao yan. Kailangan natin maintindihan talaga na He is full of glory as of the only begotten, full of grace and truth. No? So, bueno, meron tayong holy jealousy na hindi natin nakikita si Jesus Christ in His physical presence. Nakikita nila dyan. Pero magpapasalamat tayo na sinulat ni John yan. Kaya nga, nagtatry talaga si John na isusulat sa atin dito. We declare to you, that you also may have fellowship with us and truly our fellowship with God. Yan ang, kasi ang setup nito ay kailangan ipakita ni John the Beloved na mayroon silang fellowship with the Father, with the Jesus Christ. Pero nung umalis na nga si Jesus Christ, nawala na yung fellowship nila sa physical fellowship ni John at Jesus Christ, the God, na natira na yung parang fellowship spiritually, which is in now, no? Ngayon, kung maintindihan na natin yung fellowship natin with the God the Father and with the
Lord Jesus Christ na palagi nating ini-insist yan, kasi without that, useless yung ating fellowship, mga kapatid, sa church. Nagkukunyari lang tayo. Although, makikita sa atin na may fellowship tayo, pero hindi yan ang true fellowship. Ang true fellowship talaga, if you have Jesus Christ in your heart, hindi lamang Jesus Christ with our heart, talagang, in-emphasize ni Jan dito, the true our fellowship is with the Father and His Son, Jesus Christ. And these things we write to you that you may be filled. Ngayon, ang message niya, this is the message which you have heard from Him and declared to you, that God is light. So, pinapakita nga doon, that God is light. Kaya nga sabi, in Him was light, and the light was with the light of men. And the light shines into darkness, and the darkness did not comprehend it. So, si Jesus Christ ang light talaga ng mundong ito, because we are in darkness. Pumunta si Jesus Christ dito, pero yung iba, hindi siya ni-receive. No? But those who receive Him, give them the right to become children of God. So, if you receive Jesus Christ, the light, you have the right, binigyan na tayo ng right to become children of God. Hindi na tayo kalaban, kasi nung nagkasala si Adam, talagang hindi lang tayo nagtatago, no? Tayo ay kalaban ng God. So, pumunta si Jesus Christ dito. Importante si Jesus Christ kasi siya yung light. And in Him is no darkness. So sabi ni Paul, mayroon ng konting utos si Paul dito. Si John dito, mayroon ng konting utos dito, no? Sabi niya, if we see that we have fellowship with Him, kung nagkiklaim tayo na mayroon tayong fellowship with the God the Father and God the Son and the Holy Spirit, but if we walk in the light, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice truth. So hindi natin pinapractice yung truth kung hindi tayo nag-walk in the light, no? As commanded by Jesus Christ. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sin. So, ito ay isang manifestation na paano natin madidetect na mayroon talaga tayong fellowship. If we walk in the light, as He is in the light, so it is impossible na parang si Jesus Christ ito, nasa iyo, ikaw ay nasa kanya. Tapos, sabi mo, ay nag-walk ako with fellowship with Jesus Christ. Si Jesus Christ ay light. Pero nag-walk ka sa darkness, hindi totoo yun. Kasi, imposible mangyari yun na nandun ka kay Jesus Christ, si Jesus Christ ang light, tapos nag-walk ka sa darkness. It is impossible. Yun ang sinasabi ni John dito. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. At sabi nga niya, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sin. So, this is cost, yung ating effect ito sa atin, na kung mayroon tayong fellowship with God, no, ang cost ng ating fellowship, ang source ng ating fellowship ay God, Jesus Christ, ang effect niyan, we should be walking in the light. Yun ang effect. Kung hindi tayo nag-walk in the light, balik tayo sa concept number one, mayroon ba talaga tayong Jesus Christ? Kasi sabi niya dito, kung wala yan, the blood of Jesus Christ has not cleansed you from all your sins. Kung wala kang fellowship, iyan ay parang effect ng fellowship with God. Ngayon, dito tayo sa verse 8. Kasi itong verse 8 na to ay maraming nagtatanong dito kung bakit nagkakaproblema pa tayo, no? Perfect naman. Bakit nagkakaproblema? Bakit nagkikiskisan tayo sa mga tao, sa lalo ng church, no? Mayroon pang mga konting away-away, mayroon pang konting jealousy, mayroon pang konting parinigan. Kasi ganito yan. If we say that we have no sin, no? We deceive ourselves and the truth is not in us. So, kailangan natin malaman na tayo pa rin ay nandito sa makasalanang katawan. No, dapat yun ang
Uto sa atin, we walk in the light. Pero bago natin maintindihan ito, kaya nga una kong paliwanag, pumunta ka muna doon kay Jesus Christ, tiyakin mo muna na mayroon kang fellowship sa Kanya. Ngayon, paano mo matitiyak yan? If you walk in the light, you are fellowship with the blood. Ngayon, ito na ngayon ang meron tayong limitation dito. Meron tayong limitation. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Verse 9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. No, if we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. So, kung sinabi natin, hindi tayo nagkakasala habang nag-walk tayo with our unglorified body, sinasabi natin na ang God ay sinungaling. Pinapakita lang ng God nito na nire-restore ko kayo kasi nahiwalay nga kayo sa God during the fall. Mayroon tayong fellowship doon before. Complete yung ating fellowship. Ngayon na kamali kayo, pinadala ko yung bugtong na anak nyo, kung if you believe on the Lord Jesus Christ, nilinis ko na yung inside, binigyan ko pa kayo ng assurance over your salvation. Kaya nga ang palagi kong tanong sa mga churchmate ko o sa inyo, ano ang difference natin kay Adam at saka kay Eve? Si Adam at saka si Eve, nag-start sila with a clean slate. Wala silang kasalanan. Pero, they're given the law na huwag kayong kumain doon sa fruit of the knowledge of good and evil. Sila ay binigyan ng free will doon na, okay, malinis kayo, clean slate kayo, lakad kayo dyan sa garden, kasama niyo ako, pero huwag niyong kainin yung fruit of the knowledge of good and evil. Ngayon, decision niyo yan kung kainin niyo yan o hindi niyo kainin. Siyempre, kinain ni Adam, according to the Bible, nagkasala sila. Ang ating pong advantage kay Adam and Eve ay, nung tayo makasalanan, nung tayo ay nag-believe at na-regenerate tayo, na-born again tayo, nilinis na tayo. The same na tayo kay Adam and Eve. The same na tayo kay Adam and Eve. Ngayon, binigyan pa tayo ng gabay, binigyan pa tayo ng Jesus Christ na I will assure you na hindi ka magkakaproblema talaga. Hindi ka magkakaproblema kasi I promise you na talagang ililigtas kita. Kasi inililigtas kita. Yun ang advantage natin kay Adam and Eve. Kasi si Adam and Eve, clean slate. Tayo ay clean slate din, pero binigyan tayo ng plano na i-glorify nga tayo, bibigyan tayo ng glorified body, at during our way dito ay talagang gagabayan nga tayo. That is the assurance of our salvation. Kaya nga sabi ni Paul, And I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep which I have committed until the end of the day. Ano mang pinramis ng God sa atin? Mapufulfill yan. Yan ang ating advantage kay Adam and Eve. Ngayon, dito tayo ngayon dito kasi sabi na, nagkakasala pa kayo. Meron kayong limitation. Nagkakasala kayo. Ang inyong body ngayon ay hindi pa glorified yan. Although I cleanse you, no? Yung inyong judicial record ay okay na yan. Yung inyong record doon sa heaven ay in-erase ko na lahat ng kasalanan. Binayaran ko na yan. Paid in full. Yung inyong righteousness doon, ang self-righteousness ni doon na hindi nakakapasa sa standard ng God, pinalitan na yan ng righteousness ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ lamang ang nakakapasa. No? Yun ang gospel na palagi natin sinasabi. Yung righteousness ni Jesus Christ ay na-imputed. Pero sabi niya dito, kayo ay nasa unglorified body. So, you can still continue to sin. You can sin from time to time. Pero sabi niya, meron tayo dito, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Parang ang aking illustration nito, nag-car wash. Ang car wash, malinis na yung sulo, but we're still walking in the
muddy word, no? Matatalsikan tayo, although maingat tayo, matatalsikan tayo, may mga dust or something, may mga mud, nadudumihan tayo. Kailangan natin mag-repent every day. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ano dyan dito, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Sabi niya, if we say we have not sinned, we have made Him a liar, and His word is not in us. So, ito ay pinapakita na ni John dito na hindi pa tayo completely parang nakakaiwas talaga sa kasalanan, kasi although we are saved from the penalty of sin, we are saved from the power of sin, but we're not yet saved from the presence of sin, kasi nandito pa tayo sa ating makasalanang katawan. Nandun pa yung influence of the flesh, but the flesh is not already, hindi na kinokontrol yung soul natin ng flesh, ang spirit na ang nagkukontrol sa atin. Pero meron ditong parang sinasabi si Paul dito, si John dito na paminsan-minsan nagkakasala ka pa, but if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya nga, minsan sabi natin, okay, we have fellowship. We have fellowship with the church. Okay? Naintindihan ba talaga natin ang tunay na fellowship? Ang tunay na fellowship ay nanggagaling yan sa original source. Ang original source ng fellowship na yan ay may fellowship ang Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in the eternity past. No? Kailangan maintindihan natin yan na meron silang fellowship. Ngayon, in-extend yan ng God sa atin, before the foundation of the world, no? At sabi nga, we have to be biblical. Ngayon, ipinakita ng God yan doon sa Garden of Eden na mayroon fellowship ang God at sa man. Ang problema, yung pinaka-manfall talaga, yung pinaka-bad news talaga, nahiwalay tayo. Ang good news, pinadala si Jesus Christ dito, kaya nga in-explain ni Paul na dapat magkaroon ulit tayo ng fellowship if you believe in the Lord Jesus Christ. Magkaroon talaga ng fellowship. Ngayon, paano nyo matitest na mayroon kayong fellowship? Tapos nakita niyo sa inyong buhay na kayo ay nag-walk in the light. Kung hindi kayo nag-walk in the light, parang imposible yan kasi Jesus is the light. If you are not walking in the light, hindi ka nalilinis. Balik ka sa step 1. Pero kung nakanoob ka na dito sa step 2 na alam mo na, nalilinis ka na, you believe in the Lord Jesus Christ, you trust in the Lord Jesus Christ, and you really believe that you are saved from the penalty of sin because the blood of Jesus Christ cleansed us from all our sin, mayroon pa rin tayong isang concept na dapat mag-ingat tayo kasi ang ating mga katabi, even us, are sinners, still sinners, cleansed. Sabi nga, meron nga mga sermon na righteous but stinky. Ano yung righteous but stinky? Matuwid na daw pero maamoy-amoy pa. No? So, malinis na sa loob pero makasalanan pa rin sa labas. So, yun yung advice ni Paul dito na Paul palagi ko. Ni John, na talagang you have to confess your sins every day. Every day. You have to ask forgiveness and repentance every day sa ating mga kasalanan para makita talaga yung glory ng God sa atin. So, sa atin po, ang practical application dito sa ating mga church, no? Sa ating mga church, sana maghingi tayo ng fellowship, wala na tayong fellowship, pero pag nag-fellowship naman tayo, minsan nagkikisisa, nag-aaway, dapat maintindihan natin na unang-una lumapit tayo kay Jesus Christ kasi siya talaga yung true meaning of fellowship. Pangalawa, dapat maintindihan natin na yung ating mga kasama dito sa mundong ito, sa church na to, hindi yan perfect. Ikaw hindi ka perfect. Ako hindi ako perfect. Siya hindi siya perfect. Kailangan natin maghingi ng tawad everyday. Maintindihan natin. So, we can only have true fellowship if we have know the meaning of fellowship. Nakita natin yung ano talaga na meron ba tayong fellowship vertically, pero sa ating fellowship horizontally, meron pa rin mga konting problema dyan. Kaya babalik tayo doon sa love, which is the oil of our fellowship. Jesus Christ is love. And if we have Jesus Christ in our heart, nandun yung love natin sa bawat isa. At pwede tayong magpatawaran, pwede tayong ibigan, pero
kailangan natin individually, we have to trust Jesus Christ talaga na we are saved from the power of sin and eventually will be saved from the presence of sin. Yun na yung talagang babalik na talaga yung true fellowship. Ngayon, naglalakad tayo sa mundong ito, meron tayong fellowship with God, but ingat-ingat din tayo na hindi tayo palaging nagko-commit. But if we commit sins, we have to ask forgiveness from our God. Ang pinaka-bottom line nito, mga kapatid, is ang fellowship natin can only be achieved if we know the real source of our fellowship, which is Jesus Christ. Kaya palagi natin in-emphasize sa ating mga sermon that we have to believe on the Lord Jesus Christ. Yung believe na yan ay gasgas na gasgas na yan, but yung believe talaga, taya mo lahat ng iyong buhay ngayon, an eternity future, itaya mo talaga doon. You have to believe in the Lord Jesus Christ na kung mahirapan ka sa mundong ito, trust pa rin kay Jesus Christ kasi siya talaga yung ating source of fellowship at eventually we will believe na talagang magkaroon tayo ng fellowship with the Lord and stay forever with the Lord. So sa mga hindi pa po nagkakaroon ng fellowship with the Lord Jesus Christ, I ask the Holy Spirit and God na I hope na maliwanagan tayo na kailangan natin talaga si Jesus Christ because we are all sinners. We cannot save ourselves. We have to accept Jesus Christ talaga as Savior at the same time our Lord. Sa mga na kay Jesus Christ na, test din natin paminsan-minsan kung talagang we are walking in the light. We are not walking in the light. Balik-balik tayo doon sa ating paghanap talaga kay Jesus Christ. But if we're walking in the light, dapat maintindihan natin na mayroon din tayong limitation sa ating mga kapwa-tao. So we have to believe on the Lord Jesus Christ and we will be saved, we and our household. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpapasalamat sa pagkakataon na mababasa ang iyong mga salita galing sa Biblia. At alam po namin, Lord, na it is very powerful, Lord. Magbibigay sa amin ng pananampalataya, magbibigay na sa amin ng pagtubo ng aming pananampalataya. Higit sa lahat, magbibigay sa amin ng fruit sa aming pananampalataya. And bless mo, Lord, ang makikinig at nakikinig sa mensahe ito na kami din po, Lord, ay makaranas talaga ng kapayapaan at true fellowship so that our joy will be complete or full. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito. In Jesus Christ, our Lord. Amen. God bless you.